Hello mga kapanayad, dito naman ako sa rooftop sa isang apartment ng ako namin. Magpapalit ako ng bulok na water heater na yan, kasi masyado nang sira, palitan natin ang mga bago na. Tumaan na sobra, sabi nila ano na daw ito, almost 24 years yan. Dalawa yan na papalitan natin. Ito ang pampalit natin mga kabanayan. Bradford ang brands niya. Wow! Ang original ito. Tapos yung isa nandito. Kaya ako lang mag-isa. Kaya naman natin itong itulak-tulak lang eh. Ayan, let's go. Palitan natin. Yung problema, hindi ko gaano mabidyohan ito dahil ako lang mag-isa. Aww. Bali, pakita ko na lang sa inyo. Pakakalas at saka pakakabit. Yan, let's go mga kabanayad. Yan mga kabanayad. Unang-una, tanggalin muna natin ang supply para sigurado tayong hindi makuryente. Tanggalin muna natin ang wire. Ano? Para sigurado tayo. Kasi mayarap na yung putol-putol lang. Yan. Banayad. Kailangan natin itong putulin ng tubo kasi mas mababa yung bago kaysa luma. Kaya kailangan natin na i-level din yun. Ang tubo, hindi man natin mababaluktot niya na para mahabol lang yung baba ng bago. Kailangan natin tong kalasin, putulin para lagyan na lang natin ng panibagong piping. Yan. Problema naman na ako lang mag-isa. Bale, kaya to. 3 hours later. Yan mga kabanayad, naibaba ko na yung luma at naisampa ko na yung dalawa na bago. Wow! Magtataka sila, ako lang mag-isa. Naibaba ko yung luma. Naisampa ko yung malaki. Bago. Ayan, yun yung luma. Yan, mga kapanayan. Ano na, puro na talaga kalawan. Bulok-bulok na. Iano ko na lang ang piping niya mga kabanayan. Papahuli ko yung kuryente kasi dati kasi mahina, pinalagyan ng motor ay hindi na kinaya ng lumang motor, alang lumang tangke. Ayun, wasak na siguro ang loob, sa katagalan na rin yan. Kaya ngayon kahit malakas pa yung pressure niya, bago yan, okay lang. Ayan, let's go. Itap na natin uli mga kabanayad. 2 hours later. Ayan mga kabanayad, naikabit ko na, ayos na. Kuryente na lang. So madali na yan. May dumating na rin force pero tapos na, naikabit ko na. Electrical na lang. Ayan, kabit ko na yung motor. May pag natuyo, ayos na. Yan ang reinforcement ko, Mr. Shyam, si Ka Roger, at yung dalawang alam nyo na. dalawang itik. Yan, motor na lang, saka yung wiring ng ano, dito natin itatap uli. May pangbenta na naman, no? Pangbenta na naman. So yan, maya-maya buksan ko ng tubig kasi hindi pa pwede ngayon. Hindi pa ano yung glue. Hindi pa gano tayo. Yan, tap na natin yung kuryente. 1 hour later. Yes, mga kapanayad. Accomplishment na naman tayo. Natapos din.
Ayan, after 30 minutes yan, pagbukas nila, mainit na yan. Yan, pati yung automatic niya, okay na rin. Yeah, yun. Ayos na naman. Ilang taon na naman ito bago palitan. Ayan. Tingnan nyo naman yung kinalas namin. Kung kailan na ibaba ko na, naisampa ka na, saka sila dumating. Pero okay na. Ayan, mabigat na yan. Pero okay na yan. 30 minutes yan, mainit na yan, lalabas dyan. Yes, mga kabanayad. Yan. How long can the... 30 minutes. Yan. Yan, mga kabanayad. Katapos na naman tayo maghapon. Kabit ng bagong heater. Ah, nagpalit pala. Yan, pati itong nagli-leak dito. Na-repair ko na rin. Naglilig ito eh, kaya okay na, na-repair na rin yan sa baba. Yun, mga kabanayad, maraming salamat at lalo na sa taas. Guide na naman ako para matapos tong trabaho dito. Somebody used the motor zone. Yes. Then he speak now telephone akin mafi har moya. Yes, they will call you. Then I can understand. Yes, just tell him. After 30 minutes or 1 hour. Oh, so no then, problem. Again mafi si har. Yeah, man. Haris dito. Ha? Hala. Kulo open hala, no problem. Yes, mga kabanayad, uwi na naman. Sunduin ko lang yung isang kasama namin. Doon sa tabing, doon yung kahapon. Sunduin ko na para kauwi na rin. Let's go. Yan talaga buhay maintenance, mga kabanayad. Palit heater, lahat ng mga sira-sira, yan ang obligation na maintenance. Kailangan pag sa maintenance ka, medyo alam mo rin kahit papaano yung mga gagawin. Hindi ka magiging maintenance kung di mo rin alam yun. Ay, sa tagal na natin dito, trabaho na natin yan, kaya medyo kabisado na. Tapos na naman tayo. Nagutom ako, makapag-merinda nga. Bili muna ako sa tindahan.